Hello mga ka-Amber's Lab. So ngayon pupunta po ako sa Barangay Bangbang. Saan nabugbog si Kuya Alex. So ngayon pupunta po ako doon. Since malapit lang po ako kasi taga-signal lang ako. Bali sa Taguig kasi is by barangay po kami. So pwedeng-pwede pupuntahan anytime. So papakita ko sa inyo kung saan nga ba talaga nangyari yung pamubugbog na yun. So yan guys, andito na po ako sa barangay Bangbang. Nakikita niya po yan, yung barangay Bangbang. Meron po siyang hagdan papunta sa taas. So kung tutusin, makikita niya po na yung hirap ni Kuya bago pa siya makarating dun sa taas. Kung saan siya binugbog sa taas, tapos ibinaba uli, dinala sa police station. Tapos ibinalik na naman. So dun pa lang napakahirap na sitwasyon ni Kuya. So ayan guys, andito po tayo sa likod ng barangay. Yung pinakita ko po sa inyo kanina is ayun po yung harapan. So ito po yung mismong karsada kung saan ibinaba si tatay galing sa bus at inakyat sa barangay hall. Kung makikita nyo po is mataas po yung barangay. Meron po siyang hagdan papunta po sa taas. So, ayun po sa aking pagtatanong-tanong is hindi naman po nagtatago si aka Linda. Siya po ay nasa loob lang ng bahay at hindi na rin po makalabas dahil siguro sa kahihiyan na ginawa niya. At nagtanong-tanong din po ako sa mga kapitbahay nila, palihim lang po kasi mahirap na po. Ngayon, ang sabi po sa ugali ni Dimple ay siya po daw ay masyadong GGS. So ano po ba yung GGS? Gandang-gandang sa sarili daw. Try kong makasakay ng bus ngayon. Yung Egypt na sinasabi. Wala ka pa sa taas na yun. Okay. Sakay ka sa sobrang traffic. Tsaka punuan na yan. Kasi rush hour na. So, papakita ko na lang sa inyo yung tsura ng bus ng Egypt. Ito, ito, ito. Magdadaan eh. Ayan. Ayan. Ayan yung tsura ng bus.